Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, na dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Aming dalangin po, Panginoon, sa minawa pong pakikinig ninyo pong salita sa pamagitan po ng inyo pong abang lingkod, ninyo pong isinugo na si Brother Arian Pascua. Aming dalangin, Panginoon, na nawa po'y pagkaloban mo nawa siya ng karunungan, katilinuhan at lalong higit sa lahat ang unawa nang sa gayon ay maipahayag at pabatid niya po sa amin ang nais niyo pong iparating o Diyos. Amin po yung dalangin na po pagpalain mo nawa siya upang maging pagpapalad din naman po siya sa amin. Patawad po Diyos sa aming mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal po naming mga kapatid, mga tagapakinig sa online viewers ngayon. So sa mga pagkakataong ito ay tayo po ay magalak sapagkat tayo muling nabigyan ng pagkakataon ng atin pong Panginoon na makapag-aral po ng kanya pong mga salita. Ngayong araw ay atin pong pag-aaralan ang isang bagay na sobrang napakahalaga na dapat meron ang bawat isa po sa atin. At ito po ay dapat natin rin pong talagang pahalagahan. At nawa ito'y manatili sa atin o sa bawat isa sa atin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Okay? Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay sumandaling manalangin. Isang kagalakan o Diyos ng inyo pong mga anak ay muling makakapag-aral ng inyo pong mga salita, mga pangako, mga paalala na maaring makatulong sa amin na kami ay maging matatag habang kami ay naghihintay po sa inyo pong ikalawang pagbabalik. Nawa o Diyos sa mga pagkakataong ito, ay manatili nawa sa amin o manahan sa amin ang banal na Espiritu upang sa ganon ay ito ay makakatulong sa amin na maunawaan namin ang lahat po ng bagay na amin pong pag-aaralan. Maraming salamat Panginoon sa buhay at lakas na amin pong ginagamit sa pang-araw-araw lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Manahan ang inyo pong pag-ibig sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa umagang ito, ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ay may pinamagatang isang bagay na mahalaga. Yeah. So meron po akong katanungan sa inyo, kailan po yung una at huling basa ng ating pong banal na kasulatan o Biblia? Naroon po ba ang ating gala na tayo ay babasa ng mga nakasulat doon? O kaya naman tayo ba ay nananalangin bago natin ito buksan upang hingin ang banal na Espiritu sa mga pagkakataong ito, no? Ang ating paksa ay patungkol kung sino nga ba ang tinapay ng buhay na tumutulong upang maging malakas ang ating pananampalataya sa Diyos at mga patunay na mahalaga na tayong lahat ay tumanggap ng tinapay ng buhay na nabanggit. Ngayon, so atin pong muling balikan at bigyang pansin kung paano nga ba ito nagsimula, no? Pero bago po ang lahat, akin lang pong gustong pahapyawan, no? Kung paano nga talaga ito nagsimula o paano nga ba talaga nagsimula ang banal na kasulatang ito. Nang likhain ng Panginoon ang tao, paano siya nakipag-usap sa mga ito? Yan. Halina't atin pong basahin ang aklat po ng Genesis, Kapitulo 1, talatang 27 hanggang 29. Narito po ang sinasabi. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siyang nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae at sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan saan? Sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nakakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain.
O kay inam na ganun na lamang ang galak nila Eva at Adan, sapagkat kanilang kapiling ang Diyos at kanila pang nakausap ito, ng alin po, ng harap-harapan sa mga panahong iyan. Pagkatapos na sila'y malikha, ngunit ito'y nabago nang mula ang tao ay nahulog mula saan? Mula sa kasalanan. Atin pong basahin ang aklat po ng Isaiah 59 verse 2. Narito po ang sinasabi. Kundi ipinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at inyong Diyos. Ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo. Upang siya'y ano? Upang siya'y huwag makinig. Mga minamahal kong mga kapatid, dahilan sa kanilang kasalanan ng dalawang nabanggit na ito, no? Sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, ang lahat ay naapektuhan kasama ng kanilang relasyon saan? Sa atin pong Panginoon. Subalit ganun pa man ang nangyari, ay walang hanggan pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ano po ang sabi ng aklat ng Jeremias 31 verse 3? Ano po ang sabi? Ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo ng may ano, ng may kagandahang loob. Ito'y patunay na siya ay hindi nagbabago. Ating basahin ang Apokalipsis 1 verse 3. 1 verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa mga darating. Ang makapangyarihan sa lahat, bagaman ang tao ay nagkasala, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, alam po natin, ang Biblia mismo ang nagsasabi, ang atin pong Panginoong Hesus, kailanman na hindi nagbabago. Siya ang una, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa panghinaharap. Ang Diyos ay laging nariyan at walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, bilang pagpapatuloy, paano nakipag-usap ang Diyos sa tao mula nang sila ay magkasala? Atin pong basahin ang aklat po ng Hebreo 1 verse 1. Ito po ang sinasabi. Ang Diyos na nagsalita ng una sa panahon o sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng alin po? Ng mga propeta. No? Ang Diyos ay pumili ng mga tao para muling ibahagi ang kanyang pag-ibig. Kanino? Sa mga tao mismo. Sa ang mangdako ng mundo sa pamamagitan ng alin po? Ng mga propeta. Sila ay may iba't ibang katayuan sa buhay. Iba't ibang taon. Iba't ibang level ng edukasyon, iba't ibang nationalities, iba't ibang pagkatawag. Ngunit silang lahat ay ginamit ng Diyos upang maging ano, parte o bahagi ng kanyang gawain. Sa papaanong paraan nakipag-usap ang Diyos sa mga propeta? Halina't atin pong basahin ang aklat po ng Bilang 12, talatang 6. Ganito po ang sinasabi. Sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sinumang nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kaniya sa pangitain at kinausap ko siya sa pamamagitan ng alin po? Ang sabi po ng bilang, sa pamamagitan ng panaginip. Dagdag pa rito atin pong basahin ang aklat po ng Amos 3:7. Ang sabi po dito, tunay na ang Panginoon ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga ano? Mga lingkod na mga propeta. Matapos na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng dalawang pamamaraang ito. Nabanggit na sa pamamaraang dalawang ito na nabanggit po natin. Ano naman ang kanyang ipinag-utos sa kanila? Matapos ang mga bagay na ito. Atin pong basahin ang Jeremias 30 verse 2. Kumuha ka ng isang balunbon at iyong isulat doon ang lahat ng sinalita na aking lahat na salita na aking sinalita sa iyo laban sa Israel at laban sa Juda at laban sa lahat ng mga bansa mula ng araw na magsalita ako sa iyo mula ng kaarawan ni Hoseas hanggang sa araw na ito. At papaano nila ito na isulat at ano po ang sabi ng 2 Pedro 1 verse 20 to 21? Na nalalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. No? Sapagkat
hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Kundi saan po? Kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangadyukan ng banal na Espiritu. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tatandaan po natin, ang Biblia ang atin pong pinapag-aralan sa kasalukuyan. Tatandaan po natin, ito po ay hindi kaalaman na mula sa tao, kundi ito ay mula sa Diyos na naudyukan o ang mga tao ay ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng pag-udyok niya ng banal na Espiritu sa kanila. Kaya naman mga minamahal kong mga kapatid, napakapalad ng mga propetang ito, no? Napakaswerte. Bakit po? Sapagkat mismo ang Diyos ang pumili sa kanila na maging bahagi ng kanyang gawain sa panahong iyan. No? Pagkatapos ng mga bagay na iyan, atin pong basahin ang aklat po ng 2 Timothy 3 verse 15, kung ano ang ipinangalan ng Diyos sa kanilang sinulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sabi po diyan, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan na nakapagpadunong sa iyo at ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino po? Kay Kristo. Yan mga minamahal kong mga kapatid, naway atin pong nasusubaybayan ang atin pong pag-aaral na ito. Alin po? Ano po ang pinangalan ng Diyos? Banal na kasulatan ang tinawag niya sa napakahalagang bagay na nabanggit na iyan. Kaya naman, ito'y naisulat sapagkat ito'y mayroong kabuluhan o mayroong purpose at ano kaya ang mga ito. Ang lahat ng mga payo, mga utos sa Biblia ay binigay ng Diyos. Kaya naman ito'y ano, mapapagkatiwalaan at totoo. Dahil mismo ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na ito. Bilang pagpapatuloy, atin pong basahin aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 35. Ang sabi dito, sapagkat sinumang makakasumpong sa akin ay magtatamo. Makakasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng anin po ng atin pong Panginoon. Ito po ang pagkakataon kaya't halina't pong ating hanapin ang atin pong Panginoon sa pang-araw-araw po nating buhay sa pamamagitan ng aklat na nabanggit o banal na kasulatan na ibinigay mismo ng atin pong Panginoon. Sapagkat ano po ang sabi ng aklat po ng Juan 4:10 verse 8, ito po ang sinasabi. 4:10 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay hindi makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan po, sa pamamagitan ko. Si Jesus Christ po ang tinutukoy dito. Ito rin ay isa sa mga patunay na mayroong nag-iisang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya naman atin pong patuloy na siya ay kilalanin na siya lamang ang dahilan kung bakit tayo ay nakalalapit sa Ama sa pamamagitan ng pananalangin, pagtanggap natin ng banal na Espiritu. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, nais ko lang pong i-emphasize sa inyo na ang kahalagahan po ng ating pong pag-aaral na ito ay malaman po natin kung gaano po talaga kahalaga yung banal na kasulatan na ito. Kaya naman, ano po ang pangako ng ating pong Panginoon sa Juan 5 verse 39? Narito po ang sinasabi. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ano po yung matatagpuan natin? Buhay na alin po? Buhay na walang hanggan na ipinagkaloob na ng atin pong Panginoong Hesus. Sapagkat siya'y nagtagumpay mula sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nawa mga kapatid, atin pong nasusundan na kung sino na po o meron na kayong idea kung sino po yung tinapay ng buhay na atin pong pinag-aaralan. I hope and pray na ito po'y nasusundan ninyo at ito po ay maging guide natin para atin pong lalong maintindihan kung sino nga ba yung tinapay ng buhay na nilalaman ng Biblia at pinapag-aralan po natin sa mga pagkakataong ito. Ano po ang ating pakinabang kung atin pong binibigyan ng pansin o basahin ang nasulat dito o nakasulat dito? Atin pong basahin ang 2 Timothy 3 verse 16 to 17. Ano po ang sabi?
ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Meaning to say, mga minamahal ko mga kapatid, hindi lamang ito binigay ng Diyos ng iisipin natin na walang purpose, no? Kundi ito'y binigay ng Diyos para tayo ay mapalalahanan na marami pala itong pakinabang sa bawat isa sa atin. Kaya naman ang Diyos ay may pangako, kapag atin pong pinahalagahan ang mga bagay na ito, ay magagawa natin ang alin po? Ang kalooban ng atin pong Panginoon. Ano po ang tawag at ano po ang kanyang pangako sa atin ng atin pong Panginoon? Kung tayo ay nagbibigay ng sapat na panahon na basahin, pakinggan at isagawa kung ano ang nakasaad mula sa Biblia. Mga minamahal ko mga kapatid, ito ay napaka gandang pangako sa bawat isa sa atin, lalo't na sa atin pong kasalukuyan at sa panghinaharap. Sapagkat alin po? Sapagkat napakalapit na ang pagdating na atin pong Panginoon. Atin pong basahin ang Apokalipsis 1 verse 3. Ano po ang sabi? Mapapalad ang bumabasa, ang nangakikinig ng salita ng hula, at tumutupad na mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay alin po? Malapit na. Matapos natin pong pag-aralan ang unang bahagi, ngayon po tayo ay dadako na sa pangalawang bahagi na atin pong pag-aralan kung kanino at sino ang tinapay ng buhay na ibinigay ng Diyos mula sa langit para sa bawat isa po sa atin. Yan. Mga minamahal ko mga kapatid, matapos natin pong pag-aralan ang unang bahagi tungkol po sa banal na kasulatan na ibinigay po na atin pong Panginoon. Ano naman ang kahalagahan ng Biblia kung bakit ito ibinigay ng Diyos? No? Sapagkat ito ay madaling tandaan. Madaling tandaan sapagkat ito po ay nababasa natin. Ito po ay napapanatili, maaring makopya ng marami upang marami rin ang makapagbasa ng mga bagay na ito. At higit po sa lahat ay malapitang basahin, ano? Malapitang basahin natin, hindi na tayo lalayo o hindi na tayo malayo na basahin, kundi ito po ay pag meron po tayong mismong Biblia, ay malapitan at personal po natin na mabasa ito. At ito rin po ay maaring makapagpatibay o makapagbigay ng sapat na kaalaman kung ano ang maaring mangyari para sa mga hinaharap. Kaya nawa mga minamahal kong mga kapatid, naroon ang atin nawang pasasalamat sa atin pong Panginoon sapagkat ito'y kanyang ano po, ipinasulat sa mga propeta na kanya pong pinili at ibinigay sa bawat isa po sa atin. No? Wala pong pinili ang atin pong Panginoon kung kanino niya ibibigay ito, sa mayayaman ba o sa mahihirap, kundi sa bawat isa po sa atin na handang tumanggap at handang magbigay ng panahon na makapagbasa ng mga bagay na ito. Kaya naman po ay gawin po natin ang atin pong bahagi na masunod ang kalooban ng Diyos mula sa mga bagay na ito. Bakit po kaya gusto ng Diyos na magkaroon ang bawat isa nito? Maring ito'y magturo ng magagandang asal at pag-uugali, mga pangako at pag-asang may pananampalataya na may Kristong tumutulong para malampasan ang lahat ng pagsubok at para atin pong panghawakan na mayroong Jesus na kaya tayong iligtas mula saan po? Sa pagkabilanggo mula sa kasalanan at lalo tigit sa kamatayan. Gabay para maging katanggap-tanggap tayo sa harap po ng atin pong Panginoon. Magkaroon din nawa at sa pamamagitan nito, ay magkakaroon din ng magandang pamilya. Bakit po? Kapag ang atin pong tahanan ay mayroong pundasyon o ang Bibliyang ito, no? Makikita sa pamilya o makikita sa haligi at ilaw ng tahanan ng kanilang mga anak dahil may foundation ang kanila pong tahanan na ang kanilang pamilya o kanilang mga magulang mismo ang nangunguna, malamang yun din ang susundin ng kanila pong mga anak. Kaya mga minamahal ko mga tid, dito na po tayo dadako kung sino ang tinapay po ng buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, naway maging handa tayo sa ikalawang bahagi na ito. Meron na po ba kayong idea kanina habang atin pong pinapag-aralan ang mga salita na kanina
kung sino ang tinapay ng buhay. No? Sa pamamagitan ni Jesus, no? Si Jesus ang pinakatema ng Biblia at may lagda ng alin po? Ng kaligtasan ng bawat isa o ng nating lahat. No? Ang lumang tipan ay siyang nagpapahayag kay Kristo. At sa bagong tipan, siya naman ay ipinakilala na sa bawat isa sa atin. Subalit mga minamahal ko mga kapatid, kung atin pong i-conclude, ang dalawang tipan ay nagpapahayag sa kapangyarihan ng kanyang kaligtasan na natanggap natin at mga hula upang ihahanda tayo sa alin po? Ngayon at saan? Sa panghinaharap. Yan. Mga minamahal ko mga kapatid. Oh? Ang sabi po ng Hebreo 5 verse 9, at nang siya'y mapaging banal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Kanino po? Nagsisitalima. Okay? Ngayon atin na pong pag-aralan ang patunay na si Jesus talaga ang tinapay ng buhay na ibinigay ng Diyos mula sa kalangitan. Yan. Basahin po natin ang talatang ito. Ang sabi po dito, ako ang tinapay ng buhay na bumaba. Na bumaba ang galing sa langit, kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikinabubuhay ng sanlibutan. Dagdag pa dito mga minamahal kong mga kapatid, no? Ang sabi po ng Juan 6 verse 57, kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Dagdag pa dito mga kapatid, verse 58, ito ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. At ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Mga minamahal ko mga kapatid, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang Biblia at si Jesus ay isa. No? Ang kayang ibuwis ang kanyang buhay o ang kanyang pagkamatay mula sa cross ng Kalbaryo, pagkabuhay na magmuli, ang sabi po ng, yan po ay matatagpuan sa Luke 9 verse 22, ang pagkawasak ng Jerusalem sa Matthew 24 verse 2, at ang kanyang pagbabalik sa John 14 1 verse 3. Mga minamahal ko mga kapatid, ito'y patunay o ang Diyos mismo ang nagpapatunay na ang tinapay ng buhay o Biblia na atin pong pinapag-aralan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Masaya po ba kayo na mismong si Jesus ang kinakain po ng atin pong spiritual na buhay every morning kapag po tayo ay nagbabasa at nagbibigay ng panahon sa Bibliyang itong ibinigay ng Diyos para sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, alam ng Diyos ang atin pong mga pangangailangan at alam niya kung kailan niya dapat ito ibigay sa atin. Siya ay nagsimula sa physical nating buhay kung paano siya gumawa sa atin. Kapag walang atin pong physical o magandang kalusugan ng atin pong pangangatawan, may kasiguraduhan mga minamahal kong mga kapatid, mas mahihirapan po na tayo o mas mahihirapan nating ma-apply kung ano po yung natutunan natin mula sa tinapay ng buhay na iyan. No? Mga minamahal kong mga kapatid, mismong si Jesus Christ ay nagpahalaga sa kanya pong salita na ito. No? Hindi niya po ito pinagwalang halaga sapagkat ito po ay sobrang magagamit lalo na sa mga tukso po ng atin pong mga kaaway. Mga minamahal ko mga kapatid, dais ko po kayong bigyan ng isa sa mga sulat po ng atin po ni Ellen G. White na nagmula sa Ministry of Healing, chapter 39, pahina 458. Ang sabi po dito, the whole Bible is a revelation of the glory of God in Christ. Receive, believe, obey. It is the great instrumentality in the transformation of character. It is a grand stimulus, the constraining force that quickens the physical
mental, and spiritual power and direct the life into the right what? Channel or direction. Mga minamahal ko mga kapatid, ang katagang ito ay nagsasabi na ang buong Biblia ay pahayag o walhati sa atin pong Panginoong Hesus. Kaya atin pong itong tanggapin. Manampalataya tayo at sumunod sa kalooban ng Diyos according o mula sa sinasabi po ng Biblia. At mga minamahal kong mga kapatid, ito rin po ay napakagandang instrumento upang mabago ang atin pong mga sarili, upang mabago ang atin pong mga karakter at lahat po ng aspeto ng ating buhay mula sa physical, mental, social at lalo't higit sa atin pong spiritual na pamumuhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, mula sa nakaraan po natin o sa madilim po nating nakaraan, hanggang sa kagila-gilalas na kaliwanagan na dinala tayo ng Diyos mula dito sa pamamagitan ng kanya pong turo mula sa Biblia. Kaya ano po ang sabi ng Awit 119 verse 105? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ang talatang pong iyong po natin pong nabasa ay patotoo na kung gaano talaga o ano yung kahalagahan ng Biblia, no? Na maaring maging liwanag natin mula sa nakaraang madilim hanggang sa kasalukuyan na liwanag na atin pong natatanggap mula sa kanya. Ano po ang kahulugan ng Mateo 6 verse 11? Nais ko lang pong itong ibahagi sa inyo, no? Ang sabi po doon, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, no? O kakainin para bukas. Minsan ito po talaga yung kailangan natin bilang mga tao, pagkain, no? Mga minamahal ko mga kapatid, ang una nating pangangailangan ay ang pagkakaroon ng relasyon sa atin pong Panginoon. Yung atin pong spiritual needs. Pangalawa is yung ating bodily needs, no? Yung tinatawag natin pong pagkain. Ang Diyos po ay nagbibigay sa atin araw-araw ng tinapay ng buhay o kanyang mga salita sa pamamagitan po ng alin po? Ng banal na kasulatan. Si Jesus ay nagpapagaling ng mga tao mula sa kanilang mga sakit bago siya nangaral. No? Nawa ito po mga patid, subaybayan po natin ito kung paanong mismong si Jesus Christ ay naging magandang o kauna-unang halimbawa sa bawat isa sa atin. Muli po, ulitin ko po, si Jesus ay nagpagaling ng mga tao mula sa kanilang mga sakit bago siya nangaral. Kaya naman ay nagmula o una niyang pinahalagahan yung physical na meron sila. Bakit po kaya? Dahil kung ibibigay niya yung banal na kasulatan o yung pangangaral niya sa kanila na mahina yung kanila pong katawan o mahina yung kanila pong resistensya, malamang hindi rin po nila yun ma-absorb, no? Hindi po nila matatanggap yun ng ganun na lamang kagalak. Kaya inuna ng Panginoon yung kalakasan nila sa kanila pong physical, no? Kaya kanya muna ang sinimulan sa physical, nilang pangangailangan at kasama nila at pagkatapos niyon kasama sa kanilang spiritual na kakulangan. No? Kaya naman ano ang gusto ng Diyos sa atin na dapat nating gawin sa mga bagay na ito. Atin pong basahin ang John 6 verse 27. Ano po ang sabi? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa inyo ng anak ng tao na si Jesus Christ, sapagkat siya'y tinatakan ng Ama sa makatidbagay ang Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, magsigawa tayo hindi dahil sa pagkaing napapanis. Ano? No? Kundi dahil sa pagkaing tumatagal. Ano po yun? Masdan po natin, ang Diyos po ay nagbigay na sa atin. Binigyan na tayo ng tinapay ng buhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang gagawin na lang natin mga kapatid, magsigawa tayo, gawin natin yung bahagi natin. Na alin po? Pag-aralan, saliksikin, i-absorb, no? At higit po sa lahat, i-apply sa atin pong buhay. Saan po? Sa pang-araw-araw nating pamamalagi sa mundong ibabaw na ito. Pero
Ang Diyos ay mayroong paalala sa atin bago natin buksan ang atin pong banal na kasulatan na ibinigay sa Kanya. Ano po ang sabi ni Mrs. Ellen G. White tungkol sa pananalangin para sa pang-araw-araw na tinapay ng buhay? Sabi niya, "The prayer for daily bread includes not only food to sustain the body, but the spiritual bread which will nourish the soul unto life everlasting." No, napakaganda. Lagi po nating tatandaan, mga minamahal kong mga kapatid, asking the Holy Spirit o paghingi na ating pong banal na Espiritu, na paalalahanan tayo, no? Na hindi lamang mismong ang Panginoon ang nagsabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumutawi sa bibig ng Diyos. No, mismo si Jesus Christ ang nagpatunay na naging malakas siya dahilan saan po? Unang-una sa spiritual na kanya pong kalusugan at infinite, no? At walang hanggang relasyon niya o magandang relasyon niya sa kanyang Apa na nasa langit. Kaya nawa, hingin po natin ang banal na Espiritu na ito, na siya pong magpapatunay o magsasalita sa ating pong puso't isipan habang ating binabasa at ating pong maunawaan ang mga bagay na nariyan. Ang sabi po ng Hebrew 11 verse 6, "Above all, we must remember that it is the Word of God, so faith is necessary." Mga minamahal kong mga kapatid, huwag nawan sana mangyari na kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ay ganun na lamang. Kinakalimutan natin, pinapagwalang bahala, minsan pa hindi po natin nabibigyan ng pansin o iniisip natin, nagkakaroon tayo ng doubt sa ating mga sarili. Totoo kaya yung mga sinasabi ng Biblia? O naisip po ba natin sa ating mga sarili, minsan hindi ko naman nararanasan sa aking buhay? Mga minamahal kong mga kapatid, natanggap na natin, nabasa na natin, kulang na lang i-apply at magkaroon ng pananampalataya na totoo ang pangako ng Diyos mula sa Biblia, sapagkat mismo ang Diyos, no, mismong si Jesus Christ, ay natanggap ito. No? Pinahalagahan niya at meron siyang pananampalataya sapagkat ang mga bagay na ito ay totoo. Mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin sa atin pong Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay, ay nagkakaroon tayo ng patuloy na pagdepende sa ating Panginoon patungkol sa paglago, saan po? Sa physical, sa mental, sa social, at higit po sa lahat, sa atin pong spiritual na buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, tatandaan po natin, hindi tayo lalapit sa ating pong Panginoon nang walang purpose. It's either tayo po ay lalapit sa Kanya dahil gusto natin pong magpasalamat. At kadalasan, karamihan sa mga nangyayari, lumalapit tayo sa Kanya dahil tayo po ay nangangailangan ng Kanyang comfort, ng Kanya pong pag-aaliw sa atin, sa kabila ng mga pagsubok, lalo't na sa kapanahunan po natin ngayon. Wala na tayong ibang malalapitan, mga minamahal kong mga kapatid, kundi ang atin pong dakilang Panginoon. Dahil ang mga nangyayari sa kapanahunan natin ngayon, lalo na sa mga sakit o COVID-19 na ito, yan ay hudyat na nagpapatunay na ang pagdating ng atin pong Panginoong Hesus ay napakalapit na. Kaya ini-encourage tayo na simula ngayon hanggang sa panghinaharap, tayo ay magkaroon ng infinite relationship sa Kanya. Bakit po? Dahil napakapalad ng mga taong nangangalong o naandun yung pagdepende o andun yung kanilang kagustuhan na magdepende sa atin pong Panginoon. Ating balikan at pansinin, ang banal na Espiritu o ang banal na kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. O lahat ng mga at lalo tigit lahat ng Kanya pong ginamit upang masulat ang mga bagay na ito. No? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, bakit kung ano yung ginawa ng mga Panginoon sa panahon noon, ay ganun din yung gagawin niya sa atin, no? Naibigay na sa atin ang banal na kasulatan at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay matatandaan natin o malalaman at may apply natin to sa ating buhay. Pansinin natin mga kapatid, nung maisulat ito, isinulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayong naisulat na at atin pong babasahin at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, atin po itong mauunawaan at maiintindihan at lalo tigit, may apply natin to sa atin pong buhay. Nakukuha niyo mga minamahal ko mga kapatid yung cycle ng nabanggit, no? Na nabanggit natin. Isa pa po sa sulat po ni Ellen G. White sa Christ
Christ Object Lesson, ang sabi po, a knowledge of the truth depend not so much upon the strength of intellectual as upon pureness of purpose. The simplicity of an earnest dependent with faith to those who in humility of heart seek for divine guidance. Angels of God's draw near. The Holy Spirit is given to open to them the rich treasure of the truth. Mga minamahal kong mga kapatid, ang gusto ng Diyos, hindi lamang tayo lalapit sa Kanya, hindi lang tayo hingi ng Holy Spirit. God, ang Diyos po, ay gusto ng mayroong pagpapakumbaba sa atin pong Panginoon. Bakit po? Kasi hihingi tayo ng Holy Spirit sa Kanya, ipakita natin na kailangan natin ito. No? Kaya ang nangyari, mga minamahal kong mga kapatid, kaya hindi natin masyadong naiintindihan. Kasi wala doon yung layunin, wala doon yung pagpapakumbaba natin na hindi natin ipinapakita sa Diyos na gustong-gusto na talaga na, gustong-gusto nating maunawaan kung ano ang tinuturo po ng Biblia. Kaya ang sabi po dito, sa pamamagitan ng paghingi natin ng gabay ng banal na Espiritu na may pananampalataya, ito'y ibibigay sa atin. Bakit po? Kasi alam ng Diyos na ito'y gagabay upang mapanatili sa atin ang mga katotohanan ito o mga pangakong ito mula sa banal na kasulatan. Upang tayo'y magiging matatag sa pagsubok na kinakaharap natin sa mundong ito. Ang sabi po dito, our prophet Ezekiel and John have reminded to us. Mayroon pong paalala ang ating pong propeta Ezekiel at propeta Juan. Sabi niya po, to those who took the little book, which is the Holy Scripture of God's words, and ate it up. Mga minamahal ko mga kapatid, sa pangaraw-araw nating buhay ay kailangan nating pakainin ang atin pong espiritual na buhay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Upang tayo'y magiging matatag at malakas sa atin pong pananampalataya. May mga ilang talata na maari nating panghawakan na ang salitang ito o salita na nagmumula sa Biblia ay sobra o ito po ay nagpapatunay o mga pangako at gagabay sa kaligtasan ng bawat isa sa tulong po ng atin pong Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Juan 1:1, sabi dito, nang pasimula siyang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos, ito rin nang pasimula suma sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, balikan natin kanina. Sino ang banal na kasulatan o tinapay ng buhay? At kanino ito nagpapatuto? Sa atin pong Panginoong Hesus. No? Dagdag pa rito ang sabi po ng talatang 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Mga minamahal kong mga kapatid, okay, sarap na pakinggan ito. No? Ang mga bagay na nakasulat sa Biblia dahil sa pagmamahal ng Diyos ay naibigay o nagawa ito dahilan sa pagmamahal niya rin sa kanya pong anak na si Hesus Kristo. Ang sabi po ng Juan 8, talatang 12, muli nga nagsalita sa kanila si Hesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Yan mga kapatid, ito yung mga pangako ng Diyos na talagang ini-emphasize niya na kailangan natin ang banal na kasulatan na ito upang tayo rin ay magkaroon ng ilaw tulad ng atin pong Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Awit 2 verse 12, hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya at kayo'y mga pahamak sa daan sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, no? Mapapalad ang nangangalong sa kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, ang banal na kasulatan ay simbolo ng atin pong pagmamahal, pagpapahalaga at pagkilala sa atin pong Panginoon. Bakit po? Kasi kung hindi tayo nagbabasa ng Bible at kung wala tayong alam sa kanya pong mga salita, kilala ba natin si Jesus? Kilala ba natin na may Diyos? Wala po. Dahil ang banal na kasulatan ay nagpapatunay o ang buhay, pagkamatay, at pagbuhay na magmuli ng atin pong Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah 12 verse 2, narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong si Jehovah
ay aking kalakasan at awit at siya'y naging kaligtasan. At siya'y naging aking kaligtasan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mga talatang atin pong binabanggit, ito po yung mga pangako na sinalita ng Diyos mula sa Biblia na kailangan po talaga nating panghawakan, lalo-lalo na sa kasalukuyan. Mga minamahal kong mga kapatid, kailangan po nating ipanalangin din po ang iba. Hindi po yung ating sarili lamang. Bakit po? Dahil maraming tao na maraming tao ang minsan ay nakakalimutan nila na magbasa ng Biblia. Bakit po hindi natin gawin yung part natin na ipanalangin din sila? No, hayaan natin ang Holy Spirit ang gumawa sa kanila. At least nagawa natin yung part natin na maipag-pray sila at alam ng Diyos at na-appreciate niya ang mga bagay na iyan. No? Ipanalangin ang bawat isa na magkaroon din sila ng willingness, na magkaroon tayo ng willingness na bumasa at tumanggap ng kanya pong mga salita. Ang sabi po dito, mga minamahal ko mga kapatid, bago tayo magtapos, ang sabi po dito, faithfulness in work is a part of the prayer for the daily bread. Because God provided already the daily bread. No? Ang saya at ang sarap o kainam na pakinggan na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng banal na kasulatan, free. Walang bayad. No? Kaya ito yung paalala sa atin na gawin natin yung part natin na ito'y pahalagan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayong mga tao ay kailangan nating gawin ang atin pong mga bahagi. No? Mabasa, mapakinggan, at ma-apply natin po sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Dagdag pa rito, ang application ay sobrang napakahalaga po talaga na makita natin ang kadakilaan ng atin pong Panginoong Jesus. Magiging matatag sa mga pagsubok sa buhay. No? At ang bunga ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng pagbibigay sa atin, na atin pong Panginoon. Ang sabi po ng Hebreo 4 verse 12, nais pong ibahagi ng ating pong Panginoon na ang kanya pong banal na kasulatan ay mayroon po talagang sustansya o mayroon pong importansya sa bawat isa sa atin. Lalong-lalong higit na mga kapatid sa kapanahunan po natin ngayon. Ito po ang sabi ng Hebreo 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng pag-iisip at ng mga haka ng mga puso. Ang Biblia ay ginamit ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng matibay na paniniwala sa Kanya upang magsisi, upang makapagbago ng ating pong buhay, makapagpalago sa bawat isa sa atin, at lalo tigit sa pamilya. No? Kaya dapat lang talaga na magkaroon ang pamilya ng foundation na sa pamamagitan ng banal na kasulatan. No? Every morning, may worship, turuan ang mga anak na magbasa, mga something like that. No? Dahil naranasan ko din po yan nung ako po ay maliit pa. No, mismo ang akin pong rin pong pamilya, ginamit ng Panginoon para matrain din ako. Gigising kami ng maaga, mag-worship kami, tunuan kami magkanta, ganon. So, mabisa po ito sa isa pong pamilya para ang isang anak ay makita din na nila sa kanila pong mga magulang at kanila pong susundin. No? Ang Biblia ay nagsasabi na gusto ng Diyos na atin siyang tanggapin bilang atin pong personal na tagapagligtas, manatiling tapat sa Kanya at sa Kanya pong mga salita. At ito rin po ay hindi lang sarilinin natin, kundi ito po ay bahagi din po sa iba. Even though personal, online, at maraming bagay na maaari natin itong ibahagi sa kanila. Ano? So, ang gusto lang ng Panginoon, gawin natin yung bahagi natin, at napakaswerte natin sapagkat mismo ang Diyos ang nagbigay din sa atin ng pagkakataon na maibahagi ito sa iba. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang banal na kasulatang ito na ibinigay ng ating pong Panginoon ay meron talagang kapakipakinabang sa bawat isa sa atin. Lalo na sa pagkakaroon natin ng magandang relasyon sa Kanya, paglapit sa Kanya, upang makilala natin si Jesus kung paano siya gumagawa sa atin pong buhay. Bago po ako magtapos mga kapatid, meron po akong challenge o meron pong challenge ang atin pong Panginoon sa pamamagitan po ng dalawang tanong na ito. No? Matapos po nating marinig ang mga bagay na ito,
ano yung response natin para sa atin pong Panginoon? Ano po yung naiisip nyo na maaaring yung magawa para maibahagi ang salita po ng atin pong Panginoon ito? Gusto mo bang makilala ng lubusan si Jesus? No? Magsimula nawa sa atin ang kadakilaan ng Panginoon upang sa gayon, ang lahat ng atin pong ipinagbabahagian ay makita nila mismo sa ating sarili na merong Diyos na nagbago, gumagabay kung sino ka ngayon. No? Ito po ang panahon na magbigay tayo ng sapat na panahon na atin pong basahin ang kanya pong mga salita. No? Lalo tigit po ngayon mga minamahal ko mga kapatid, kayo po ay nanonood sa inyong pong mga tahanan, kapag po kayo ay walang ginagawa, no? Yung mga Biblia na ibinigay po ng Diyos sa atin ay naandyan na. Ang gawin lang po natin ay magbigay tayo ng sapat na panahon, hingin ang Banal na Espiritu upang atin pong maunawaan ang mga bagay na ito. Yan. Kaya po sa hapong ito, subukan natin na bago tayo matulog sa gabi ay manalangin tayo na ganito po, Panginoon, ako'y gisingin mo ng umaga, kinabukasan, upang ang akin namang mabasa ang inyo pong mga salita. Kapatid, walang imposible sa Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon ay yung iyong kagustuhan o yung iyong pagpapakumbaba na makikita niya sa ating pong mga puso at sa ating isip na gusto mo talagang makilala siya sa ating pong buhay. At higit po sa lahat, at atin pong hingiin ang Banal na Espiritu upang atin pong maunawaan ang kanyang mga salita at mai-apply natin kung ano po ang natutunan natin sa mga bagay na ito. Mga kapatid, muli, ang isang napakalagang bagay na ito, hindi lamang tayo nag-aaral ng salita, kundi atin pong pinapag-aralan kung sino si Kristo at ang tinapay ng buhay na ipinagkaloob sa atin mula sa langit na ipinagkaloob ng Ama sa bawat isa sa atin. Ito po ang akin pong dalangin. Maraming salamat po. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit ng labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko. Sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi
Bago po tayo magtapos o dadako sa atin pong pangsarang panalangin, ay atin pong munang basahin ang aklat po ng Isaiah 40 verse 8. Ganito po ang sinasabi. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ang mensahe ng awit at mensahe ng talatang ito, ito ay patunay o ito ay paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin na bagaman magbago ang lahat, ngunit ang salita at pangako ng Diyos na nagmumula sa banal na kasulatan ay hindi magbabago at mananatili hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Hayaan po natin na ang Diyos, si Jesus, at ang banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kasulatang ito o ang Bibliyang itong atin pong napag-aralan ang tutulong upang maging matatag ang bawat isa sa atin sa atin pong pananampalataya. Kaya naman atin pong panghawakang maigi nating lahat ang kanyang pangako na siya ay laging nariyan para sa bawat isa sa atin na laging nangangako o may pangakong siya'y muling babalik para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang sapat na panahon ng inyo pong mga anak ay nakapag-aral muli ng inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, kay Jesus na siyang bumaba bilang tinapay ng buhay para sa bawat isa sa amin. Maganap ang lahat, mabigyan kami ng banal na kasulatang ito na siyang tumutulong upang maging matibay ang aming pong pananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritong iginagawad at ibinibigay sa bawat isa. Nawa o Diyos sa mga taong nakarinig ng mensaheng ito, manahan nawa ang pakikisama ng banal na Espiritu upang sa ganon sila ay magiging kasama namin na maibahagi si Kristo sa iba at malaman ng bawat isa na merong Jesus na muling babalik at kukunin ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa kadugunan po ng aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.